Hello! Hello! What's up, kapamilya? Hello! Ako daw. Papa! May paraffle. So, try it. I'm big fan. Experiment? Yes. Yay! Hi, kapamilya, and everyone watching right now. Welcome to the Parent Experiment. I'm Maria Alodia Cueno Mercado. You may call me Miss Day, your resident psychologist. As a psychologist, nag-a-upload din ako ng mga videos on mental health tips. Sa show na to, makikita nyo ang ilang kapamilya celebrity parents na mag-e-experiment ng iba't ibang creative parenting tips and tricks sa mismong kids nila para ma-solve ang ilang common parenting problem. And I will guide you through the pros and cons of these experiments and find out which hack is the best. For today's episode, here is my question for our parents. Paano matuturuang mag-enjoy sa pag-aaral ng math ang mga bata? Hello! Hello, guys! Yes, yes, yes! Kasama niyo ako. Ako si Mommy Melon. Ako si Mala. Alam mo na yun! So ito, anak, pag-uusapan natin, kasi nga pag sinabing school, pag-usapang school, ako talagang pinakamatalinong. Wow! Are you sure, Mama? Meron kasing mga problema ang ating mga magulang, mga momshi, mga papshis, na paano nga ba mag-e-enjoy ang ating mga anak sa pag-aaral ng mathematics? Paano nga ba sila matutulungan na magustuhan ang subject na mathematics? Kasi ang hirap talaga. Ngayon na lang ako magaling sa mathematics, nung sumweldo na ako eh. Pero nung bata pa ako, talagang hit na hit ko ang mathematics. Okay, so ito na. Isa sa mga gagawin namin natin, Mela, para na activities ay gagawa kami ng experiment. Tingnan natin. Experiment? That's like science. Yes. Di ba mathematics sa pag-usapan? Experiment, kumbaga, ang una natin gagawin is a science and then didiretso naman tayo sa mathematics. Dahil gagawin natin ito kung may enggan nyo ba talaga si Ate Mela na mag-aral ng math dito sa gagawin nating hack. Mama, nakikita it pa. It is a mathematics hack. So, kung yun yung gagawin, magkukuha kayo na parang isang cover nito, parang ganito, and then... Guys, you know, I like activities. Yes, tapos parang gagawin nyo siyang parang vase, kaya may vase ako, pa-vase ako sa gilid, kasi parang gagawin nyo siyang pa-vase dito, 1, 2, 3. At ito na yung, tcharam! Next, ang gagawin natin is flower. Guys, I know how to draw a flower. This is so easy. I we will not draw the flower. We will just make the flower. So, Ate Mela. Guys, it's so easy. Cut some pieces here, and then you're gonna make it a circle, and then like that mo. Okay. Tapos yun, ilalagay mo yan dito sa ganun. Ako dapat... Mama, naiinis ka na. Ako dapat ang magtuturo sa kanya, pero siya ang nagtuturo sa akin, guys. Pero sige, tinuturoan mo na. Tingnan mo na ako, Ate Mela. Ganito, oh. Siyempre, kanina may nagawa na akong madami, guys. Kaya ngayon, itatryin na natin ang ating mathematics hack. Guys, this is actually mine. I like this. Well, you keep that para sa'yo na yan. So, ito yung ating mathematics hack. Ayan, ate. Oh, itatryin na natin kung gaano ang galing sa math. Even though hindi ka magaling sa math, it's okay because kailangan mo nga matuto. But you will enjoy this because... itong ginawa ko para hindi ka matakot sa mathematics na subject, okay? So, let's start. Okay, 3. So, very good. Palakpakan si ate. And? Then minus?
1. Wait lang, let me count if this is 10. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then 1. Good luck, flower. So, mag-ilan? Ang ilan equals? Kasi ito 10 minus 1. Actually, ito hindi mo na pwedeng ilagay yan. May ma-minus mo na lang dito ng 1. Ayan. That's oh, ito bilangin mo to. That's 9. Natanggal yung 10. Kaya 9. So, 10 minus 1. So, magbawasan mo siya ng 1. So, bibilangin mo ito. 1. Tinan mo ate. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Oh, di ba? So, you are correct! Okay, next. 6 plus 6. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Plus? Plus 6 again. 2, 3, 4, so, ito plus ito, ito total mo, ilan yan? 1, bilangin mo lahat. 2, 3, 4, 5, 6. Ito pa, dagdag mo. 6. 7. Yes. 11? Ay, 11, 12. 12. Ito. Paano overtake ka sa ito? 12. So, ilan ang sagot niyan? 12. Tama ba? Well, alamin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Very good! 12! Palakpakan si Ate Mela! Kayo din, gawin nyo na rin itong mathematic hacks sa inyong bahay and para ma-enjoy ng mga anak ninyo ang math subject. Diba Ate Mela? Yes! What can you say about our activity today? It's so good and it's so fun and I like doing activities. Makakatulong to sa inyong mga anak para ma-enjoy nila ang kanilang subject na mathematics! Yes! At pwede mo rin turuan si Stella nito, okay? Gawin nyo ito mamaya, ha, Ate Mela? Kasi tinuruan kita, i-share mo rin kay Stella! Kaya naman, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin dito. Ako si Melai and ako si Mela! See you sa next natin, ha! Ha! Bye! Since Mela is a cute little girl, Mela's choice of using flowers was very effective. The approach was very appealing to the senses of Mela. She can touch the flowers, feel its textures, and see the colors. In the process of learning, mapapansin natin na si Melai is ensuring to check, recheck, and explain the concepts in addition and subtraction. This is to ensure that Mela really understood everything. Malinaw na pinakita kung paano nadagdagan ang mga numbers sa addition. What's up, kapamilya? At hello din sa mga followers ng ABS-CBN Entertainment. Ako po si Nico Sigat. At syempre, nasa likod ko yung si Aiden Sigat. Aiden! Ang aking mahal na mahal na. Aiden, ito! Ganun! Greet po sila. Sabi mo, hello, kapamilya. Hello, kamilya. Kapamilya! Iba yung kamilya. Ano yun? Eh? Subdivision yun eh. Hello, kapamilya. Ka? Ka? Pa? Pa? Milya. Milya. Ibig sabihin ng family. Aww. How old are you? 6. What grade are you? Grade 1. Oh, pero, eto Aiden, how school ba? Di ba you always do online school? How school? Good. It's good. You do exam? You smart ba? Like dad?
Yeah. Am I handsome? No. Ah! Yeah, pero syempre si Aiden kasi syempre nag-online school na to. Nakakalungkot lang sa mga bata kasi wala sila face to face. Hindi nila nakikita yung mga classmates nila, 'di ba? Parang lagi lang doon siya sa study table niya tapos laptop. Ano ang favorite subject mo? Wait, can we restart that? Hindi, what's your favorite subject lang? Can we restart that? Why? Because I need to put my glasses. It's kind of hurting my eyes. Oh, take kunin mo na lang yung glasses mo. We don't need... Oh, go, good, good. We don't need that, really? Oo. Wait, here's that. Ayan, si Aiden, nagwe-wear siya ng eyeglasses. Hindi naman malago mata niya. Para lang pang-protect sa eyes, sa gadget, sa laptop. Oh. At syempre, kagaya na sinabi ko, tayong mga parents, eh, dapat ginaguide natin yung mga anak natin sa online school nila. Kaya ako, naghanap talaga ako ng ano, math experiment ko kung paano siya matuturuan mag-math, mag-compute. Marunong naman mag-additional? Addition? Marunong na minus? Subtraction? Opo. Times? Opo. 5 times 2? Opo. Kukunin ko na. Tignan mo dyan. Okay, ito na yung mga materials na kailangan natin. Madali lang to, ha. Itong ating math hacks natin o yung math experiment. Kailangan nyo lang gumawa ng dalawang isang pares ng kamay. Oo, di ba? Madali lang. Kailangan nyo ng kartolina. Aiden, pwede nyo bakatin yung kamay mismo ng anak nyo. Bakatin natin anak nyo yung kamay mo. 1, don't move. Aiden, don't move. I didn't move. Don't move. Gugupitin na natin ito. Madali lang ito, nak. Tignan mo si daddy. Alam mo ba, nak? I can do it. Ano dapat sasabihin mo pagka gagamit ng scissor yung mga kids? Don't try it. I'm big na. And then, can you cut it? Then, lilinisin mo. Marunong ka? Guide natin yung mga kids. Oo, careful yung hands, ma. Titingnan mo. Sige. Ayan, meron na kami na ilang tigisa kami. Tingnan nyo naman. Lagyan natin design, Aiden. Sige, pwede niyo yung lagyan ng design para maalim yung mga kids. Nakakabili naman ng mga murang sticker lang. So, kayo nang bahala maglagay. Ayan, okay na. Papakita mo. Meron na kami! Ha? Ano? Hindi niyo malayin yung port, ha? Ano yung port? That's what you call abstract art. Sabi mo. Diba? Oh, tayo lang nakakaintindihan. Halika! Aiden, lagay mo ngayon dito. Yan. Yan. Gagawa tayo ngayon ng ano? Questions, ha? Questions! So, kagaya na sinabi ko, ito dito sa ating math experiment, para siyang calculator lang. Pero ito nga, dito muna tayo sa 10 fingers lang. So, Aiden, ilan uli yung fingers na yan? Ilan? Count mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, and then, you need to put it down if you don't need. For example, this one, you can do this, like that, ha? Okay. Hold. Tingnan natin, ha? Come on, tingnan natin, effective. 5. Plus. 3. Oh, get 5 first. Get 5. Count finger. 1, 2, 3, 4, 5. And then, plus 3. 1, 2, 3. And put it down, ha? Oh, oh, ilan na? Ilan yan? A hold. Anong answer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun! Very good! Very good! Sunod, 2 plus 2. Count ka mo ng 2. 1, 2. Oh, another 2, right? Yeah. 1, 2. Oh, so down na natin to. Hindi na need. Oh, ilan? So ito, wala na to. Naka-down na yan, ha? Ignore this, ha? So, ignore mo na yan. Ilan na? 1, 2, 3, 4. 4. Tama. Yeah. Very good. Oh, last na sa addition. Balik na lang yung mga kamay. Yan. Bang effective itong math experiment, five ha? 5 plus 4. 5 muna. Hanap ka muna ng 5. Bilang ka. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oh, sunod. 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ano gagawin mo doon? No, bababa mo yung hindi need, di ba? Bababa mo? Yan, o. Oh. So, ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9! Tama! Very good yun ah!
Oy, sa ano naman tayo? Sa subtraction. 10 minus 2. So ilan ba yan lahat? 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minus 2. Paano mag-minus? I'm gonna cover this. And? This. So, how many? 5 minus 1. And we cover this. Oh, ilan? 1, 2, 3, 4. Kalinga! Last one, last one! 10 minus 5. Ilan na? Oh, ilan? So, 10 daw. I'll cover this. I'll cover this. So, ilan? It's 5. Ang bilis ah! 5 plus 3, 8. 2 plus 2, 4. 5 plus 4, 9. 10 plus 2, 8. 5 minus 1, 4. 10 minus 5, 5. Ay, tama sa kanila. Perfect! Perfect! Ayan, mga kapamilya, mukhang effective kay Arden itong math experiment na naisip namin at itong pinakita namin sa inyo na gumamit kami ng colored paper na gumupit kami na hugis kamay para syempre ito yung gagamitin natin na parang calculator nila, di ba, mga fingers. So effective siya, tsaka mas masarap sa mata sa mga bata kasi sila pa yung mag-design. Yan. Kaya ano, tuloy-tuloy nyo lang para mas mahasa sila sa subject na math, no? Very good. Nico is trying to get the attention of his son using colorful materials. With all the stickers, cutout papers, and different shapes, Aiden became so interested in the materials and the process of problem solving. Naging madali para sa kanya ang magbilang ng mga fingers from the math manipulative na ginawa ni Nico. Na-visualize niya kung ano ang nangyayari sa numbers in both addition and subtraction. Generally, maganda ang approaches ni Nico. Isa lang sa kailangan niyang i-incorporate ay to tell Aiden how he was doing in terms of skills in solving problems in math. Hello! Hello sa inyo dyan! Sa lahat ng mga followers and subscribers, especially sa mga nanay na katulad ko na very, very hands-on sa mga anak. Ay nako, exciting ito dahil ngayon sabay-sabay muna tayong matututo dahil meron tayong gagawing parent experiment na tingin ko mas makakatulong to sa pag-aaral ng mga anak natin. Sa experiment na to, makakasama natin si Pele. Kami po. Ayan. Hi, say hi! Hello. Si Pele ay 7 years old at grade 2 na siya sa Homeschool Global. Nung mag-start ang pandemic, nag-decide kami mag-asawa na i-homeschool si Pele. Kumbaga kami yung teacher and meron kami mga books. Yung parang talagang school, di ba? Kasi na-feel din namin mag-asawa na maganda rin tong ganitong setup dahil bonding din ito, extra bonding ito sa anak namin. At saka mas gusto namin din na kami yung nagtuturo para makita namin yung progress niya. Ang mga anak natin, whether mahilig sila sa math o hindi, dapat talaga na i-inject natin sa kanila ang math. Kaya naglalaro sila, o nag-homeschool, or nag-aaral, kung ano man ginagawa nila, dapat kahit papano, napapasok natin ang math. So ngayon, may gagawin tayong isang hack. Eto, gawin na natin ang ating parent experiment using the math cups. Math cups. Para sa ating math experiment, ito lang ang kailangan natin. Cups, kailangan natin ng cups at ng colored pens. Sa totoo lang, pwede namang black pen lang. Kasi yun lang naman isulat natin dito. Pero, nag-ready na rin tayo ng colored pens para mas malagyan natin ng mga decor or mas gawin natin colorful. Kasi di ba parang mas may enhance sila yung kanilang creativity pagka ganun. At pag mas makulay yung bagay, mas maganda sa mata ng mga bata eh. At saka itong experiment na to, sobrang dali lang nito. Pero alam nyo, big
big help ito para sa pag-aaral ng ating mga anak. Mas magiging fun ito para sa kanila. Diba? Yes. Simulan na natin! Ganito ang gagawin natin. Meron tayong isang cup. Ang ilalagay natin dito ay yung mathematical operations. Si Pele, since ang inaaral niya na ngayon ay multiplication, lalagyan na natin ito ng multiplication. Pero kung ang inaaral pa lang ng anak niyo ay addition and subtraction, yun lang muna ilagay niyo. Tapos ito namang isa ay para sa equal sign lang. Okay? Tapos, itong mga cups na natitira dito, mas maraming cups, mas okay. Dito naman natin isusulat yung numbers 0 to 9. Siyempre, kasi pag mag-double digit na yung isusolve natin, papatong-patong lang natin yan. At ito rin mga cups na may numbers 0 to 9, ito rin yung lalagyan natin ng kulay. So, Pele, can you help Mama decorate yung mga ibang cups? Okay. Colorful ang mga numbers sa cups. So, yes, yeah, so colorful. Eh, meron kami, extrang stickers. Pwede natin itong idagdag na materials. Pag ganito, side. Okay. Okay, tanggalin muna natin isang cup. So, here, 5 plus 4 equals, go answer. Oh, may sound. Yay! You are the winner, so you have a sticker. Okay, pwede, try mo naman. Go. Okay, so what's that? This is 5 plus 5, and we need to put another one there, Mama, because this is a two-digit number. may parapol naman tayo dito. Yay! Yay! At dahil ikaw yung winner, another one for you! Yay! So, Pele, what do you think of the experiment? It's nice po. Talaga ba? Nag-enjoy ka? Yes. Anong masasabi mo sa mga ginawa nating cups? We decorated them with using different colors. And we put some colorful stickers, faces, vehicles. So you think it's really nice? Yes. Ako rin, para sa akin, tingin ko patok to sa mga bata. At saka matuturuan niya rin si Vika dito dahil, alam niyo yung mga bata, mahilig sila mag-iikot, magagalaw na kung ano-ano, may mga pa, kumpuni-kumpuni, ganyan-ganyan pa, pa ganito-ganito. Gusto nila yung mga ganyan. So, okay na okay to, matututo sila dito. Okay tong naging experiment natin. Okay, game. Ulit. Jolina's positive attitude towards math is very important to Pele. Ang good practice ni Jolina ay she made use of recyclable materials available at home, decorated them with colorful stickers and number labels. Ang tawag dyan, math manipulatives. For Pele, naging very effective yung manipulative na ginawa ni Jolina because it allowed him to make his own math ideas and processes. Yung mga kids, gusto niyan yung may mga kinakalikot kapag nag-aaral sila. Very appreciative din si Jolina, no? Nakita ninyo na nagbibigay siya ng mga commendations such as very good. And you can see in her facial expressions that she's very happy for a job well done ni Pele. Lahat sila magagaling, and I want to commend all our Kapamilya Celebrity parents for sharing their best practices. For Nico, his guidance, support, and verbal praises are his advantage. For Jolina, she did well in capturing the interest of Pele by using hand control while tapping his senses. And lastly, for Melai, the learning experience was both fun and exceptionally meaningful. Well, that covers our parent experiments for today. Maraming salamat sa ating Kapamilya Celebrity Parents for their entries. Kitang-kita naman natin ang kanilang patience, dedication, and care para sa kanilang mga kids. Tandaan, every child is unique and iba-iba rin ang effective ways for them to learn. So let us help other parents.
comment down below kung ano pa ang mga experiments na alam ninyo na pwede namin i-try. Don't forget to like and subscribe, and we will see you on our next episode of The Parent Experiment.